Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Foreign Affairs sa kontribusyon nito sa pagsusulong ng interes ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Sa pagdiriwang ng 125th anibersaryo ng DFA, binigyang pugay ng Pangulo ang mga tauhan at opisyal ng ahensya dahil sa pagtupad nila sa kanilang mandato. Anya sila ang pangunahing dahilan ng pagtatagumpay ng kanyang mga nakaraang lakad sa ibang bansa. Dagdag pa niya puspusan ang ginagawang paghahanda ng mga ambassador at iba pang opisyal para masigurong maayos ang kanyang pagbisita sa mga bansang pinupuntahan. Kasabay ng pagdiriwang ay pinarangalan din ang mga natatanging empleyado ng DFA sa kanilang kontribusyon sa pagsusulong ng kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Hinirang na si Lieutenant General Romeo Browner Jr. bilang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Malacanang, papalitan niya si General Andres Centino na itatalaga bilang Presidential Advisor to the West Philippine Sea. Kasalukuyang tumatayo bilang Commanding General ng Philippine Army si Browner. Naglingkod siya sa sari-saring posisyon sa Army at isa sa mga opisyal na nakibahagi sa Marawi Siege noong 2017. Naging Commandant of the Cadets din siya ng Philippine Military Academy kung saan isinulong niya ang pag-alis sa hazing at pagmamaltrato sa mga kadete. Noong Marso, napabilang si Browner sa U.S. Army War College International Fellows Hall of Fame bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Iginawad din sa kanya ang Legion of Merit, Degree of Commander dahil sa kanyang mga nagawa bilang Commanding General ng Philippine Army. Nakauwi na sa Pilipinas ang 4 na overseas Filipino worker na nakulong sa Saudi Arabia dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Ayon kay Undersecretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers, nakabalik sa bansa ang 4 na Pinoy noong July 16 matapos ipareport ng gobyerno ng Saudi Arabia. Ito ay matapos makipag-usap din ang DMW sa pamahalaan ng Saudi para iapela ang kanilang sitwasyon. Sinabi niyang nakulong ang 4 mula sa 3 hanggang 5 taon matapos mabigong bayaran ang kanilang mga loan sa mga nabili nilang sasakyan. Gayunpaman, nagpasalamat si Cacdac sa gobyerno ng Saudi Arabia sa pagpapalaya sa 4 na Pinoy. Nakatanggap na ng paunang tulong pinansyal na tiga 50,000 piso ang 4 na OFW mula sa DMW bukod pa sa ibang tulong para sa pamilya nila. Susuriin din ang ahensya kung may sapat silang kakayahan para muling makapagtrabaho sa ibang bansa o kaya'y tutulungan sila na makahanap ng trabaho dito sa bansa kung pipiliin nilang manatili sa Pilipinas. Okay. Yes, ang nangyari, they had incurred debts and yun nga, very unfortunate na tumagal sila sa kulungan. Kaya nga siguro one message that we could make in this briefing is to our OFWs to be very mindful of the debts they incur. Kasi nga, very, very strict, very harsh ang punishment sa host country laws like Saudi's laws, for instance, with respect to incurring of unpaid debts. Sinaksiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya ng mga bagong tren na tiyak umanong kagigiliwan ng mga mananakay ng LRT1. Ipinakita ng Department of Transportation at ng Light Rail Manila Corporation ang mga 4th generation LRV o light rail vehicle na gagamitin sa LRT1. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, bawat tren ay merong makabagong braking at signaling system na magpapabilis ng biyahe at magtitiyak sa kaligtasan ng bawat pasahero. Meron din itong passenger information system at mataas na uri ng air conditioning para maging komportable ang bawat biyahe. Susunod na itatayo ang LRT1 Cavite Extension Project na magpapabilis ng hanggang 25 minuto ang biyahe mula Baclaran patungong Bacoor, Cavite. Samantala, tapos na ang mahigit kalahati o 57.6% ng North-South Commuter Railway mula Malolos, Bulacan hanggang Tutuban sa Maynila. Oras na maging operational ang 38 kilometrong riles na ito, mas bibilis ng 35 minuto ang biyahe mula Tutuban hanggang Malolos.
Inaasahang nasa 300,000 pasahero ang maseserbisyuan nito. Bahagi ito ng North-South Commuter Railway System Project at alinsunod sa Build Better More Program ng Administrasyong Marcos. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.